Rafa, anong ginagawa mo dito? Saan ka papunta? Sa totoo lang, hindi ko alam. May sugat ka. Nakipag-away ka ba? Hulaan ko. Kinausap mo yung family mo tungkol kay Chief Fidel, no? Paano mo lang... Yung itsura mo ngayon, ganyan-ganyan yung mukha ko kapag may problema sa family. Di mo malaman kung malungkot o galit. Ang sabi ni Mayor Simon, kung gusto kong makuha ang mga tao, kailangan gumawa ko ng himala. Anong klaseng himala? Saka paano mo naman gagawin yun? Walang imposible sa Panginoon. Ate, tingin ko mas importante na mapaghiwalay natin si Mira saka si Joy. Ano bang kinakatakot mo? Sira na ang reputasyon nila. Hindi lang yun, ate. Masyadong malapit na sila sa isa't isa. Paano pag tama yung hinala natin? Pag nalaman ni Joy na may kapatid siya na iba, mas lalong hindi natitigil yun sa pag-iimbestiga. At yun, mas magiging malaking problema natin dahil doon. Hindi ko alam anong gagawin ko. I wanna do the right thing. Pero hindi ko alam kung ano yung tama, ano yung mali. Gusto ko tang tulungan ni Rafa, pero hindi ata ako yung tamang tao para mabigay ng advice sa'yo ngayon eh. Hindi rin kasi okay yung family ko. Di ba nakausap mo si bro? Kung totoo siya, pwede bang patanong, bakit nangyayari yung lahat ng to sa akin? Parusa ba to? Parusa? Joy, kung hindi dahil sa akin, buhay pa sila mami at daddy ngayon. Bakit mo sinasabi yan? Di ba namatay sa ambush yung parents mo? Proclamation ni dad noon. Sabay-sabay sana kaming pumunta nila lolo. Na-late ako. Kung sabay-sabay sana kami pumunta, naprotektahan sila mami at daddy sa ambush. Kaya galit na galit sa akin si lolo ngayon eh. Ganun din ba si bro? Kaya niya bang ginawang ganito yung pamilya ko? Joy, please just tell me. Hindi kami pupuntahan tayo. May kapatid si ate? Sophia, walang dapat ibang makaalam nito. I deserve to know. Kung kapatid siya ni ate, then kapatid ko rin siya. Oh no. Nag-cheat si dad? Nakabuntis siya ng iba? No, Sophia, hindi naman ganun. So ano lang? How? Kapatid siya ni Joy sa nanay niya. Hindi sa akin nag-cheat ang dad mo, so hindi mo siya kaano-ano. Really? Paano niyo nalaman? Kanino, anak? Sophia, please. Mom! Pwede, huwag ka na masyadong maraming tanong. Hindi dapat itong malaman ni Joy. Kilala mo naman yung ate mo, yung medyo unstable ang utak. Lalong-lalo na, hindi dapat itong malaman ng dad mo. Mom! Sophia! Enough! Kalimutan mo na lahat na narinig mo, okay? Joy, bumalik ka! Kaya na ba, bakit hawak mo yung kamay niya? Ano ba kasing ginagawa natin dito? May gusto kong itanong kay bro, di ba? Ayun siya, oh. Kausapin mo. Joy, hindi niya ako pakikinggan. Bakit naman hindi? Matagal na ako hindi nagpe-pray. Wala nung namatay yung parents ko. Pakikinggan ka niya, Rafa. Kagaya mo, nagalitin ako sa kanya dati. Pero alam mo, nagpakita pa rin siya sa akin. Dahil alam niya kung ano nilalaman ng puso natin, Rafa. Subukan mo lang. Thank you.
maintindihan kung bakit nangyayari lahat ng to sa pamilya ko. Tulungan mo ako maintindihan kung bakit kailangan ko pagdaanan to. Kung paano maging mabuti. Kung paano maging sapat. Kayo na po bahala sa amin. Miguel! Hi, what are you doing here? Eva. ikaw? Ako? Of course. I mean, ikaw, umiinom ka mag-isa. Parang kailangan mo ng kasama. Kailangan ba lagi tayong may kasama? Okay, hindi ba mas mabuti kung may kasama? May I? Alam mo na tapos na yung report ko dito, right? I have no more business here in Hermoso. Babalik na rin kami ng Manila. Bakit hindi ka muna mag-extend? Bakasyon ka muna dito. Pabalik na kami sa former glory namin bilang tourist town. And surely, a hard-working woman like you deserves a break. I also have to think about the schedule of my staff. At saka marami akong kailangan asikasuhin. Somewhere around another corner is another story just waiting to be told. Eva Marquez, all work, no play. Ba't ka ba rin mamadaling umalis? May naghihintay ba sa'yo sa Manila? Sorry kung may nasabi akong hindi mo nagustuhan. Let me make it up to you. Excuse me. Dalawang scotch. Magiging okay din ang lahat. Salamat at dinala mo ako dito, Joy. Sir, ha? Pero... Ah? Gusto ko maging honest sa inyo dalawa. Bakit kahit nakapagdasal lang ako, bakit parang pakiramdam ko hindi pa rin naaayos yung problema ko? Rafa, hindi naman kasi ganun yun. Siyempre, tayo pa rin yung mag-aayos ng sariling problema natin. Pero andyan si Bro para ipaalala na hindi tayo nag-iisa, na may karamay tayo sa hinaharap natin. Ayoko maging offensive sa inyo, ha? Pero... Ha? Hindi ba kayo dasal ng dasal? Yung hanggang ngayon, hindi nyo pa rin nahahanap yung mga nanay nyo. Hanap nila nanay nila. Ako nanay. Hanap ko yung anak ko. Hanggang ngayon, hindi ko makita. Ate Bi! Sorry kung anong sinasabi ko. Pero, Joey, naiintindihan mo naman kung saan ako nagagaling, di ba? Oo naman, Rafa, naiintindihan kita. Pero kung may natutunan man ako sa mga pinagdadaanan namin, kailangan mo lang maging bukas sa plano at oras niya. Para makita natin kung paano tayo ginagabayan ni Bro, kailangan mo lang magtiwala. Kapit lang. Nahihirapan nga akong gawin yun eh. Sa dinami-dami nangyayaring masama sa mundo, mahirap maging okay. Mahirap umasa. Mahirap maging masaya. Oo, magulo yung mundo. Mahirap maging masaya. Pero kailangan mo lang naman alamin kung ano ba yung dahilan ng mga to eh. Ano bang dahilan kung bakit hanggang ngayon nandito pa rin tayo? Para saan ba yung buhay natin? Kailangan mong alamin yun, Rafa. Kailangan mong alamin kung ano ba yung purpose mo dito sa mundo.